Ciao everyone! Welcome to Anna's Fashion! Italian Panzerotti ang gagawin natin ngayon. Pero kids version. Ang Panzerotti, ito yung mini fried folded pizza or calzone. Parang empanada, Pinoy empanada, ganon. Pero sabi ko nga, kids version ito. So, kids friendly recipe. Kaya ang gagamitin natin ay, tinapay. Hindi tayo gagamit ng dough. Kaya sigurado ako, mag-i-enjoy at kayang-kaya ito ng mga kiddos ninyo. So yan, simulan na natin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 100 grams ng ham. Ang gamit ko ay prosciutto crudo. Pwede rin kayong gumamit ng prosciutto cotto or yung ham na may available kayo sa lugar ninyo. And yung cheese naman na gamit ko ay fontina, of course. Pwede kayong gumamit ng kahit anong cheese ang gusto ninyo, mozzarella or whatever. And kakailanganin din natin ng parmesan cheese. Pero actually, ito ay optional lang. Pwede nyo skip. Then, syempre, ang ating tinapay. Tatanggalin nyo yung gilid. Pero ito, binili ko to. Wala na siyang yung nasa side niya. Ganyan na siya. So, dalawang itlog. Pepper. Salt. At syempre, ang aking homemade breadcrumbs. Mas masarap pag homemade. Click nyo lang yung link sa baba. At syempre, maglalagay rin tayo ng basilico. Optional din. Kung wala kayong basilico, okay lang. So yan. Magluto na tayo. Sa paggawa ng kids panzerotti, unahin natin sa pag-flat ng tinapay gamit ang rolling pin or pwede ding gumamit ng bote. Gagawin natin ito para mas maging elastic ang tinapay at mas mabilis trabahuin. Mga ganito kanipis. Working with one bread at a time. Pag na-flat na natin lahat, iset aside ito, then proceed na tayo sa next step. Gagamit ako ng square cookie cutter para maganda at pare-parehas ang shapes ito. Pero kung wala kayo nito, okay lang na i-skip or you may use donut cutter or kahit anong shapes may available kayo sa bahay. Pwede nyo itong i-cut sabay-sabay, paghihiwalayin nyo lang ito after. Ituloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Huwag nyo palang itatapon itong mga natanggal natin sa gilid. Later, gagawin natin itong bread nuggets. Kunin ang flattened bread, maglagay ng prosciutto or ham sa gitna. Pero mag-iwan tayo ng half inch on each side. Next, thin slices of cheese.
pinch of parmesan, then last basil. Pwede din dried or dried oregano. Kuha ulit tayo ng isang tinapay pangtakip. Then isili to gamit ang tinidor. Press ito ng mabuti para siguradong naka-close ito at hindi lalabas ang filling habang piniprito. O ayan, para lang tayong gumagawa ng empanada, di ba? For filling pala, pwede tayong mag-explore na kahit anong gusto ninyo. You may use chia or sesame seeds instead of parmesan. Pwede din mag-spread ng onting tomato sauce. Huwag masyadong marami kasi mabubutas ang tinapay. Pwede din gumawa ng different shape like triangle. Ready na ang panzerotti, proceed na tayo sa breading. Crack 2 eggs. Season with salt and pepper. Haluin natin. Oops! Nakalimutan ko. Maglalagay din pala tayo ng parmesan cheese para mas malinamnam. Kung gusto naman ng maanghang, add some chili powder. Take the panzerotti, double check nyo ang sides before i-drop sa egg. Paikutin sa itlog gamit ang tinidor. Then kunin ito, get rid of any excess egg. Ilipat natin ito sa breadcrumbs. Make sure na malalagyan ang bawat sulok ng ating tinapay. Kaya kailangan paikut-ikuti natin ito sa breadcrumbs. Pag okay na yan, pick up your panzerotti, then remove the excess breadcrumbs and set aside. Uulitin lang natin ang same procedures hanggang sa matapos. Mga ka-passion, please huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pakiring na din ang bell para ma-notify kayo sa lahat ng aking new videos. Itong mga na-trim natin sa gilid ng tinapay, gagamitin natin itong pangsimot sa ating breading. At later, sabi ko nga, gagawa tayo ng bread nuggets para walang sayang. Maglagay ng cooking oil sa pan at painitin ito over medium heat. Pag mainit na, ilagay ang packet of bread, 2 or 3 at a time. Depende sa size ng pan, pero huwag masyadong siksikan. Lulutuin ito until nicely golden brown, mga 2 to 3 minutes per side. Mabilis lang ito mag-change ng color kaya babantayan nyo ng mabuti. Huwag na huwag kayong malilinga.
Pagluto na, ilagay sa cooling rack para ma-drain ang oil. Pwede ding gumamit ng strainer or kitchen paper. Kung ipapaprito nyo pala ito sa inyong mga kids, kailangan nyo silang i-supervise para maiwasang mapaso or masaktan sila. Kung ayaw nyo itong iprito, pwede din itong i-bake. I-bake nyo ito sa preheated oven 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit for 8 to 15 minutes or hanggang maging light brown na yung ibabaw nito. Ayan, tapos na ang ating panzerotti or pizza in pockets of bread. Oops, teka lang, huwag niyong papatay ng apoy kasi lulutuin ko muna ang bread nuggets. O diba, dagdag pang merienda sa mga bagets. Wow! Tasting time na tayo! Mas masarap ito guys pag mainit-init pa. Look! Ang cheesy niya! Buon appetito! Ciao for now! Ito naman ang ating bread nuggets. Napakalutong!